Ang napili ko po sa ano. Hindi. Hindi, kasi yung bata pa po ako, ay nag-start po, ikwento ko lang po yung ano. Nag-start po ako nung bata ako, mahilig po ako sa games. At siguro na kahiligan ng mother ko na lagi akong gamitan ng maayos, malinis lagi. Tapos natuturin po akong mangingod na ako nung bata ko. At hanggang lumalaki po ako, games pa rin. Hanggang natuto po akong minom. Tapos pag-inom po, ay nakakwentuhan ko po yung mga barkada ko at mga pinsanan ko. Kasi sa family po namin, sa relatives po namin, pagka, yun nga po, sa babae, pag wala kang babae, hindi ka nila anahin. So, sa babae naman po, ay katulad po sa inyo, ay naging womanizer rin po ako. Pero hindi lang po basta womanizer. Ako po yung gagamit ng babae. Ako po yung nag-ano na mga nagmemera, gano'n. Tapos, kung involved na po yung babae, punta sa bar, makikipag inuman, sigarilyo, ecstasy. Pero hindi ko sure kung ano po, pero alam po may ecstasy yun. Tapos, yun po, di nakikinig sa magulang, matigas ang ulo, sinungaling, at mainitan ng ulo, yung walang patient. Tapos, gusto ko lagi, ano, lagi ako nasa labas, lagi ako kasama yun. Parang may laging may bago sa buhay ko. At yun nga, one time, salamat sa Panginoon dahil yung pangyayari yun at parang nanawa ako at hinili ko sa Panginoon yun na bigyan niya ako ng siya na ang pumilo sa aking buhay. Ayoko na ng ganung buhay kasi walang mangyayari sa buhay kong ganun. So, yun lang po. Tapos, napili ko po dun sa ano, sa pagkakaintindi ko po dito sa 7 characteristics of maturity Christian. Pero napili ko po ay yung 1, yung 2, yung 3, tapos yung 4 po, tapos 5, yung 6, 7 dito. Parang sa tingin ko po, hindi ko pa po yung nagagawa. Pero yung rest po, hindi naman po siya nagagawa. Yun yung po lagi yung sinistrive para ma-please po yung Panginoon. Praise the Lord!